Magandang araw, klase. Ngayong araw, ang tatalakayin natin ay tungkol muli sa multiple intelligences ni Mr. Howard Gardner. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pinapinasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ating talakayan ay iikot lamang muli sa multiple intelligences. Natapos na natin nakaraan ang visual spatial, ganyan din ang linguistic verbal. Ngayon naman, dadako na tayo sa interpersonal at intrapersonal. Interpersonal intelligence is the ability to understand and interact effectively with others. Yung mga tao na may interpersonal intelligence, sila yung mga taong magaling makipag-socialize. Kahit nadali mo sila sa isang lugar na wala silang kakilala, uuwi sila ng marami na silang kaibigan. Sila rin yung mga taong madaling i-approach, tsaka yung mukha nila lagi silang nakasmile. It involves effective verbal and nonverbal communication, the ability to note distinction among others, sensitivity to the mood and temperaments of others, and the ability to entertain multiple perspectives. Katulad ng binanggit ko kanina na kapag dinala mo yung isang tao na may interpersonal intelligence sa isang lugar na wala siyang kakilala, uuwi siya ng maraming kaibigan. Kasi nga, magaling siyang mag-approach, magaling siyang makipag-socialize, siya yung nag-a-adjust para hindi mailang o ma-feel nung kausap niya yung awkwardness. Kadalasan sa mga taong may interpersonal intelligence, sila yung mga taong may malawak na pananaw, malawak yung pag-iisip nila sa mga bagay-bagay. Teachers, social workers, actors, and politicians all exhibit interpersonal intelligence. Ilan sa mga individual na masasabing may interpersonal intelligence at dapat na magkaroon ng interpersonal intelligence ay yung mga teachers, social workers, actors, and politicians. Malaking tulong kapag may interpersonal intelligence ang mga teacher kasi yung mga teacher, napakaraming tao ang nakasasalamuhan nila. Hindi pwedeng hindi approachable si teacher kasi baka matakot yung estudyante. Hindi pwedeng hindi madaling kausap si teacher kasi baka ireklamo ng mga estudyante sa mga magulang nila at ang ending matulfo pa. Naalala ko noon, nung first year kami, sabi nung isa sa mga prof namin, kapag gusto nyong maging teacher, dapat ngayon pa lang matuto na kayong mag-adjust. Marami kayong makasasalamuha at bilang isang guro, tungkulin nyo na kayo yung mag-adjust para sa mga estudyante nyo. Ang mga estudyante ay parang bato na nakalagay sa lupa. Kapag ka-teacher ka, dapat ikaw mismo yung pumulot sa kanya at magtaas sa kanya. Pangalawang halimbawa ay yung social worker. Sa social worker, napakaraming tao rin nakasasalamuhan nito kasi araw-araw may pupunta sa munisipyo, makikipag-usap, makikipag-socialize. At kapag ka walang interpersonal intelligence yung social worker, baka mabilis siyang mainis, konting tanong ng mga tao, magagalit na siya. Ang mangyayari doon, hindi niya magagampanan yung trabaho niya. Hindi niya matutulungan yung mga taong nangangailangan ng tulong niya. Ang next naman ay mga actors, actresses. Diba, may mga fans yan at dapat bilang actor, approachable ka sa mga fans mo kasi kapag ka hindi ka approachable, baka maging masama yung tingin nila sa'yo. Panghuli ay politicians. Politicians lagi yung nagsasalita sa graduation, kapag kami mga meeting, sila yung nag-i-speech, kaya dapat talaga magaling sila makipag-socialize. Young adults with this kind of intelligence are leaders among their peers, are good at communicating, and seem to understand others' feelings and motives. Examples: communicate well verbally. Yung mga taong may interpersonal intelligence, sila yung mga taong magaling rin makipag-usap. Siguro naiisip nyo bakit doon sa linguistic verbal, sinasabi magaling rin silang makipag-usap. Ang pinagkaiba lang, yung linguistic verbal, tama yung way ng pakikipag-usap nila, kumbaga formal. Dito naman sa interpersonal intelligence, magaling siyang makipag-socialize. Halimbawa, ang kausap niya ay isang
part ng LGBTQ na gumagamit ng gay lingo, ibig sabihin itong tao na may interpersonal intelligence, gagamit rin siya ng gay lingo para makapag-cope up siya dun sa kausap niya. Kumbaga, nag-a-adjust siya para magkaroon ng connection silang dalawa. Ibig sabihin nun, magaling siyang makipag-socialize, magaling siyang makipag-communicate. Kumbaga, nagiging magaling makipag-usap yung mga taong may interpersonal intelligence kasi nag-a-adapt sila doon sa environment na mayroon sila. Pangalawa ay, are skilled at nonverbal communication. Kapag sinabing nonverbal, nariyan ang mga facial expression, hand gestures, signs, symbols. Yung mga taong may interpersonal intelligence, mayroon din silang capacity na maintindihan at makipag-communicate sa mga ganun. Pangatlo, see situations from different perspectives. Katulad nga ng binanggit ko kanina, yung mga taong may interpersonal intelligence, marunong silang mag-adapt, marunong silang mag-adjust. Kaya ang ending, nagiging ka-close nila kahit na iba yung perspective sa kanila. Next ay create positive relationship with others. Kanina nabanggit ko na kapag dinala mo yung isang tao na may interpersonal intelligence sa isang lugar na wala siyang kaibigan, pag uwi niya, baka kaibigan na niya lahat. Kasi nga, magaling siyang makipag-usap, magaling siyang makipag-socialize, magaling siyang bumuo ng relationship, kahit man yan romantic or yung friendship. Ang panghuli ay resolve conflicts in group settings. Kanina, nabanggit dun sa information na galing sa ating slide, sinasabi na yung mga young adults na may interpersonal intelligence, sila yung laging leader. Ganun lang din dito, dahil nga magaling silang makipag-communicate, naayos nila yung problema ng kanilang grupo, naayos nila yung mga suliranin at nabibigyan agad ng solusyon. Tapos na nating talakayin ang interpersonal intelligence. Ngayon naman, dadako na tayo sa intrapersonal. Kumbaga, kabaliktaran lamang ito ng interpersonal. Intrapersonal intelligence is the capacity to understand oneself and one's thoughts and feelings, and to use such knowledge in planning and directioning one's life. Kung kanina sa interpersonal, nakapokus yung isang tao sa mga taong nakapaligid sa kanya. Dito naman, kapag sinabi natin intrapersonal, nakapokus yung isang tao sa sarili niya. Intrapersonal intelligence involves not only an appreciation of the self, but also of the human condition. It is evident in psychologists, spiritual leaders, and philosophers. These young adults may be shy, they are very aware of their own feelings and self-motivated. Yung mga taong may intrapersonal intelligence, sila yung kadalasan na mayroong self-awareness. Kumbaga, alam nila yung weakness nila, alam nila yung strength nila, alam nila kung paano nila i-manage yung sarili nila, alam nila kung paano nila i-control yung sarili nila. Narito ang ilan sa mga karakteristik na maaaring taglayin ng isang individual na may intrapersonal intelligence. Ang una ay intuition, pangalawa ay self-direction, pangatlo ay imagination, at pang-apat ay creativity. Nabanggit dito yung self-direction dahil nga kilala nila yung sarili nila, alam nila kung ano yung gagawin nila kapag ito yung nangyari, alam nila kung ano yung gagawin nila kapag ganito naman yung nangyari. Ako ay humihingi ng pasensya sa mga distraction na inyong narinig sapagkat medyo maingay dito sa aming lugar. Sana hindi ito makasagabal sa inyong pagkatuto. Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Gardner's Theory of Multiple Intelligences. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutuhan. Paalam!